Patay ang dalawang lalaki hinihinalang sangkot sa droga sa magkahiwalay na insidente ng pamamaril sa Navota City. Ang isa sa mga biktima, dinukot muna bago pinaslang. Narito ang unang balita ni Victoria Tulad, exclusive. Ilang minuto lang matapos dukutin, patay nang natagpuan ang 29 anyos na si Jason Descartin. Pinagbabaril si Descartin sa Raha Calanchao Street, Barangay Daang Hari, Navota City. Tumangging humarap sa kamera ang mga kaanak ng biktima. Pero ayon sa kanyang kapatid, bandang alas 10 kagabi nang dukutin si Descartin sa kanilang bahay sa Barangay San Roque, Navotas. Nalaman na lang daw nilang patay na ito pagkatapos ng 15 minuto. Inamin ng kapatid na may kinalaman sa ilegal na droga ang biktima. Ayon sa isang residente, tatlong putok ng baril ang kanilang narinig. Nakita rin daw nila ang mga suspek noong papatakas na ang mga ito. Nilapitan po namin, wala po pong tao kanina lang. Tapos pagtingin ko nga po, natamaan, may tama po siya sa ulo, sa may mata niya po. Nakita niyo ba yung bumarel? Nakabonet po siya, tapos nakajacket na po. Tatlo po nakamotor. Narinig din daw ng mga residente na nagre-reklamo ang pinsan ng biktima. Sumuko na daw po, tapos bakit daw po binaril pa, ba't daw po pinatay pa? Hindi patiyak ang motibo sa pagpatay. Pero ayon sa police report, wala namang nakuhang droga sa biktima na isang pedicab driver. Sa Barangay Tangos naman, isang lalaki rin ang pinagbabaril. Pasado hating gabi nang makarinig daw ng mga putok ng baril ang mga residente at makitang nakahandusay na sa F. Ablola Street si Virgilio de la Cruz. Walang makapagsabi kung sino ang bumaril sa biktima. Ayon sa kanyang mga kaanak, nagtatrabaho bilang bugaw ang biktima na mahigit 50 taong gulang na. Anong naisip niyo motibo sa pagpatay po? Hindi ko po alam eh. Hindi ko po alam. Wala po siyang nakakaaway? Wala po. Anong ginagawa po niya dito? Nag-ano nga po ng ano, gihintay ng customer. Tatlong sachet ng hinihinalang shabu ang nakuha sa biktima. Ito ang unang balita sa Navota City. Victoria Tulad, reporting.